Ikalawang Kronika. Ang paghahari ni Jotham sa Huda. Ikadalawamputpitong kabanata. Si Jotham ay 25 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 16 na taon. Ang ina niya ay si Jerusha na anak ni Zadok. Matuwid ang ginawa ni Jotham sa paningin ng Panginoon, gaya ng ama niyang si Uzziah. At mas matuwid pa siya dahil hindi niya ginaya ang kasalanang ginawa ng kanyang ama sa pamamagitan ng labag na pagpasok sa templo ng Panginoon. Sa kabila ng mga kabutihang ginawa ni Jotham, patuloy pa rin ang mga tao sa masasama nilang gawain. Si Jotham ang nagpatayo ng hilagang pintuan ng templo ng Panginoon at nagpaayos ng pader sa bulubundukin ng Ofel. Siya rin ang nagpatayo ng mga bayan sa bulubundukin ng Judea at nagpatayo ng mga pader at mga tore sa mga kagubatan. Nakipaglaban si Jotham sa mga Amonita at sa kanilang hari at tinalo niya sila. Sa taon ding iyon, nagbigay sa kanila ang mga Amonita ng 3,500 kilo ng pila, 30,000 sako ng trigo, at 30,000 sako ng sebada. Ginawa nila ito hanggang sa 3 taon. Naging mas makapangyarihan pa si Jotham dahil matapat siyang sumunod sa Panginoon na kaniyang Diyos. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Jotham, pati ang lahat ng kaniyang pakikipaglaban at mga ginawa, ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel at Huda. Si Jotham ay 25 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 16 na taon. Nang mamatay si Jotham, inilibing siya sa lungsod ni David at ang anak niyang si Ahaz ang pumalit sa kanya bilang hari.